Nawa, suriin niyo po kami, ang aming sarili, at suriin niyo ang pakikitungo namin sa aming kapwa sa mga bagay may kaugnayan sa paggawa, sa sipag, at sa katamaran. Proverbs 6:9-11. Hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling paghinga, pagpahinga at pagalukip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang karahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Ang tamad. Lord, salamat po dahil kayo'y Diyos na masipag at Diyos na nagtuturo ng kasipagan. Nawa, suriin niyo po kami, ang aming sarili, at suriin niyo ang pakikitungo namin sa aming kapwa sa mga bagay may kaugnayan sa paggawa, sa sipag, at sa katamaran. Imulat niyo po ang aming isip sa maganda mong layunin para sa amin at kung paano ito matutupad. Patuloy niyo po kami pakalinisin, pagpalain, at ngayon, bigyan ng kaliwanagan. Kayo ang aming nilalapitan, tinig niyo ang ibig naming marinig. Salamat po sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Ang tamad. Kayo ba ay tamad? O baka may mga kamag-anak kayong tamad? Kasambahay na tamad, asawang tamad, anak na tamad, magulang na tamad. Problema talaga yung tamad. Proverbs 26:13-16. At suriin natin kung bakit kalaban ang kabanalan ng katamaran. A sluggard says, there's a lion in the road. A fierce lion roaming the streets. Ito ang tamad, marami siyang dahilan. Ayaw lumabas para magtrabaho. Puro excuses. As a door turns on its hinges, so a sluggard turns on his head. Kung paano lumalapat ang pinto sa hamba, ang batuga naman ay sa kanyang kama. Alam niyo yung hinges, yung mga hinges ng pinto, ikot lang ng ikot pero wala nararating, nando lang siya lagi. At gano'n daw ang ulo ng isang taong tamad, pabiling-biling lang sa unan, laging nakahiga. Nakalapat siya sa kama. A sluggard buries his head in the dish. He is too lazy to bring it back to his mouth. Noong unang panahon, lalo sa Middle East at maging sa ating bayan, ang pagkain ay salo-salo, yung parang boodle fight. So nakatumpok lang yung pagkain, sama-sama yung rice nila at saka yung mga ulam, Arabic food yan eh. Arabian food yung ganyang style of eating. So yun daw mga tamad, pag inilubog nila yung kamay nila doon sa tumpok ng kanin, hindi na nila maangat pabalik sa kanilang bibig. Nakakatulugan na, na ganon. In other words, wala silang natatapos. Ayaw nila mahirapan. A sluggard is wiser in his own eyes than seven people who answer discreetly. At may isa pa na ugali ang mga tamad, they have very strong opinions. Alam nila, magaling sila, at sila ang tama. Magkakambal yan, yung katamaran at katigasan ng ulo. Ang tamad, yung kayang gawin pero ayaw gawin dahil ayaw gumawa. O kaya, kayang gawin ng mas magaling pero hindi ginagalingan para madalian. So kung tayo ay may kapansanan, may sakit, hindi katamaran yun. Ang tamad ay yung kaya pero ayaw balikatin, ayaw gawin. But laziness had primitive adaptive function. Sa mga dami na nang nanuri niyang fenomeno ng katamaran, kanilang napagtanto na ang katamaran ay may magandang gamit nung unang panahon. In primitive societies, konti pa lang ang tao, mamitas ka lang ng bungang kahoy, kakain ka na, hanggang dumating yung development of hunting, na kung meron kang nahuli, kakainin mo ng maraming mga araw yon. Hindi mo kailangan sobrang magtrabaho. In fact, hindi ka dapat sobrang magtrabaho kasi noon, pag naubos ang energy mo, hindi ka magsusurvive. May masasalubong kang mga wild animals sa daan o may mga wild people, kailangan mong lumaban, you should conserve your energy. So, laziness at the primitive adaptive function and one of that is to conserve energy. For competing for scarce resources and for fighting or fleeing enemies and predators. Pero nung natapos na ang panahon na yon, primitive times of survival, na ang mahalaga lang sa tao ay kumain, wala nang iba,
yung katamaran dapat na outgrow na. Pero yung mga katamaran ng unang panahon na yun, it's because a creature that extends less energy on a day-to-day basis had a better chance at survival. Napaka-importante yun, yung least effort approach. But the least effort approach in modern times, in developed societies, will be very disadvantageous. Ang kailangan na to conserve energy is not to be tamad, but good planning. Good planning, not laziness, is now the best energy conservation scheme. Kaya sabi sa Proverbs 21:5, which obviously was written when society was already developed, the plans of the diligent lead to profit. So kung gusto mong magtipid ng energy, hindi na katamaran ngayon. Dapat magaling kang magplano. Para walang sayang na oras, walang sayang na investment, walang sayang na pagod. So, nung primitive times, yung katamaran was to achieve more with less effort. So there was a good time for it, but the Bible says for everything there's a season and a time for every matter under heaven. Hindi ko mag-good nung primitive times, eh good na as civilization developed. Kaya sa 2 Chronicles 26:15, we see Uzziah inventing large arrows and catapults, effectively using less human power. Habang na-develop ang mga kabihasnaan, na-develop ng mga tao ang mga kasangkapan, tools, to make more work with less effort. Now, may function talaga ang katamaran lalo noon to focus on immediate rewards. People then lived on a day-to-day basis. Wala silang balak mag-elementary, mag-high school, mag-college, walang ganun. Kailangan lang mag-survive ako until tomorrow. Huwag ako makain ng mga wild animals o huwag ako mahuli ng mga wild people around me. And because of that, because people lived on a day-to-day basis, laziness does not look far out for future rewards. Dapat now na. Kaya yung mga tao na primitive pa ang utak o nasa primitive mode of thinking, walang plano yan sa future. They only want immediate pleasure. Kaya yung meron nagkaroon ng konting pera, one day millionaire, gagastahin lahat, sobra-sobrang kaluhuan, hindi bali na maghirap uli next week, nangungutang na naman. At yan ang problema mga kapatid, may mga tao na nasa modern times na tayo, nasa kuweba pa ang utak. Kaya hindi sila kasundo ng mga taong nasa ngayon na present na yung utak, tapos yung kapatid mo nasa kuweba yung utak. Hindi iniisip yung future. Pag nagkapera, sarap agad. Pag mayroong pleasure, pwede nang gawin ngayon, hindi bali na bukas. But as livelihood turned from gathering, hunting, which was immediate, to agriculture, laziness had become a liability. Kasi sa agriculture, magtatanim ka sa tamang oras. Pag nahuli ka, maiiwan ka ng mga ulan, mamaya, hindi lalaki ang iyong tinanim. O nagtanim na yung mga katabi mo ng pala, ikaw nahuli ng 1 week. So mauuna sila ng 1 week ng harvest. Ikaw mahuhuli ng 1 week. Lahat ng daga at peste sa buong bukid, dahil yung palay mo lang nandun, sa'yo pupunta. Kaya nung na-develop ang agriculture, na iba ang mode of thinking. Kaya yung nagtatalo yung offering ni Cain at ni Abel, agricultural product, not hunting product, mas malalim na usapin yun. Ito sa conflict between settled agriculture and the hunter-gatherer culture. Obviously, at the time, that issue was already being debated upon in the minds of the ancients. At naka-embedded yan doon sa mga kwento. Kailangan lang meron kang tool to see it that it is happening. Kaya sabi sa Proverbs 24, sluggards do not plow in season. So at harvest time, they look but find nothing. So pag hindi ka nagtanim sa panahon, hindi ka aani sa panahon. Hindi pwedeng nahuli ka ng 3 buwan sa pagtatanim, tapos aanihan, aani ka rin. So kailangan may planning. Hindi ka na pwedeng tamad nung na-develop ang mga communities. Settled kind of life, hindi yung nomadic. As humans became more and more dependent on controlled production like agriculture and livestock, naging malaking weakness and disadvantage ang laziness na nung primitive times was a virtue. Pero ang problema, may mga lipunan at may mga tao at individuals na hindi nag-grow yung mind from that kind of thinking.
Kaya marami mga settlers sa iba't ibang mga bayan, dayo sila sa isang lugar, tapos may mga katutubo doon, ang reklamo nila lagi yung mga katutubo daw tamad compared to the settlers. Kasi iba ang mentality ng katutubo, hunter-gatherer, yung settler, agriculturist. So magkaiba ang mentality nila, kaya hindi sila nagkakasundo sa ganung mga bagay. But as society developed, and as biblical culture developed in its own context, the Bible began teaching diligent, timely, and industrious work. And since then, walang lingon-likod, tuloy-tuloy ang pagtuturo ng Biblia sa sipag. Ano ang mga palusot at drama ng mga katamaran? At ang sagot mula sa Bible, isa doon yung mga tamad, lagi nilang sagot, di ko alam. Di ko alam yan eh. Ibig sabihin nun, ikaw nalang gumawa. At marami ngayong mga tamad, tabi-tabi po nuno. Gadget lang, hindi maon. Tatawagin ng anak, tatawagin ng apo, tatawagin ng kapitbahay. Hindi ko alam yan eh. Hindi ko alam magawa ng TV. Hindi ko alam magawa ng computer. Hindi ko alam mag-Facebook. Alam niyo po, isip tamad yon, tabi-tabi po. Hindi ko mo matanda na tayo, hindi na tayo matututo. Pag-aralan. Kasi kailangan kasabay ng panahon ang paglago ng ating isip. Yun naman eh kung gusto nyong sumabay sa technology. Kung ayaw nyo naman, walang pipilit sa inyo. Pero hindi pwedeng gusto nyo mag-technology tapos lagi ibang gumagawa. Learn it. Because that kind of mentality is a carryover of a primitive thinking and excuse. So ganyan sa mga gadgets, ganyan sa mga electronics. Sabi ng Psalm 25, 4-5, "Show me your ways, Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me." The general idea here is to be teachable. And what does it mean to be taught? It is to be taught something new. Because you have that. Don't need to be taught something old. So, pag teachable ka, willing ka laging alamin ang bago. Kaya, ang sabi ng iba, techie is the new sexy. Nung araw na primitive ang society, kailangan mo ng muscle para ipagtanggol ang mga babae sa mga leyon, sa mga tribal war. Sexy daw yung maraming muscle. Pero ngayon, ang sexy guys daw, yung magaling sa techie. Yung alam niya mag-photoshop, yung alam niya ganito yun, magpalipat-lipat. Yun na daw ngayon, ang kaakit-akit na karunungan. Sabi nila, ewan ko sa inyo. 1 Peter 5:8, "Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour." And if we may add in the context of our discussion, to devour with laziness and with ignorance. Maraming paraan ng pag-atake sa atin ng lion. Basta anything that steals from you, that takes away growth or happiness or productivity, trabaho yon nung roaring lion. Proverbs 3:5-6, "Trust in the Lord who commands work. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight to prosperity." If we can add. In other words, yung mga teaching na yan sa Bible, may particular truth yan doon sa context na tinuturo niya, pero may universal truth yan that you can apply to other particulars. Basta na universalize mo muna. At nakikita natin yung universal value of these teachings now being applied to work ethic. Ano pa mga palusot? Drama ng mga tamad. Baka mag-fail, baka tayo mapahiya, wag na lang. Yung laging takot mapahiya, takot mag-fail, isang uri ng katamaran. And because of that fear, you will be imprisoned and you will be in shackles and you will not be able to be free to do what must be done or to do what you could do. Kaya ang sabi ng Ecclesiastes 11:4, "Whoever watches the wind will not plant. Whoever looks at the clouds will not reap." Pag lagi ka doon natatakot mag-invest, natatakot kang magtanim, natatakot kang may simula na project dahil baka hindi matuloy, baka sumama ang panahon, baka hindi mangyari ang gusto mo mangyari. Iyan ang mga kahit kailan ay hindi aani. Dapat willing ka na tumaya. You minimize the risks, you maximize the potential of success, but still, you should take risks. Kasali yun. Some people believe that their talents, their abilities and intelligence, or lack of it, are set at birth.
Wala na silang ginagawa para i-develop ang sarili nila kasi iniisip nila lahat ng pwede nilang malaman at lahat ng pwede nilang kakayanan ay nung palang isinilang sila yun na at wala nang papalitan. But you know that the Bible always teaches development and growth. So keep changing. People of God, keep growing your mind. Ang tanging kulungan ng tao ay ang kanyang isip. Pag yung isip mo nang sabi, hindi ko kaya, hindi mo nga makakaya. Pag sinabi mong ayoko, eh hindi mo na nga magagawa. Pagka ayaw mo, yun ang limitation mo. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So kailangan daw lagi kang willing to change your mind. As they say, only a fool does not change his mind. Willing ka dapat. Hindi yung ayaw mo na magpalit ng isip, ang isip mo sarado, dekandado. What will happen? Yun na lang yun forever. People grow with change, with practice, and with effort. And growth is a primary duty of life. Dapat nag-grow. Parang yung natatandaan ko isang drawing, yung caterpillar at yung kanyang kamag-anak na caterpillar na naging paru-paro na, may pakpak na. Si caterpillar para pa rin worm. Sabi ni caterpillar kay paru-paro, you changed. Sabi ni paru-paro, we must. Dapat nagbabago. Yung mga kaibigan mo sa baryo nung araw, pag uuwi ka doon, sabi niya, ay, nagbago ka na. Dapat. Alam naman hindi tayo magbago. Ikaw, ayaw mo magbago? Alam niyo, nagsasabi nun yung nagbago ka na, yung hindi siya umasenso, tas ikaw umasenso. So, para tabla na lang kayo, gusto niya, huwag ka rin umasenso. Yung, naku, hindi mo na yan ma-reach. Eh, dapat. Kasi kung nare-reach mo pa rin ako, ibig sabihin hindi ako nag-grow. So, yung hindi ma-reach na ibig sabihin, iniiwasan kita, umayabang ako, kundi busy talaga ako eh. Kasi marami kong ginagawa. Marami akong inaatupag, marami akong commitment, so hindi mo ako ma-reach kahit kailan nilang gustuhin mo. Pero makakatsyampo ka rin na ma-reach mo ako. Pero may problema tayo kung kahit kailan kita gusto ma-reach, available ka. Ibig sabihin, wala kang ginagawa. Hindi po kasiraan yung hindi ka na ma-reach. Tsyempo-tsyempo lang yan para mo ma-reach. But an achiever, an active person, a fruitful person, mahirap talaga laging makaladkad yan. Kasi may mga kaabalahan. Pero hindi tayo dapat nagdadrama na hindi ka na ma-reach, nagbago ka na. Sabi nga nung paro-paro, we must. We cannot remain caterpillars. We must grow wings and fly because we are butterflies. Meron pang isang palusot, I can't. Di ko kaya yan. Natinig niyo ba yung katang, di ko kaya, di ko kaya, di ko kaya. Pag sinabi mo na sinabi yon, talagang hindi mo na nga kakayanin kasi nagpasya ka na di ko kaya. Laziness often comes from neurotic fear. Sa takot, abnormal takot na mabigo, na masaktan, na malugi, ayaw na lang. Namimili yung between the classical fear na flight or fight. Pagka man natakot ka, anong gagawin mo? Tatakas o lalaban? So maraming tamad, tumatakas na lang kaysa lumaban. But of course, in wise life every day, you must choose if it's better and more beneficial to just fly away rather than fight. Pero sa mga challenges sa buhay, yung mga gusto mo ma-achieve, pagkalagi ka lang tumatakas, wala kang wagi. Matthew 25:25, sabi noong lazy servant na binigyan ng mga puhunan na hindi niya ipinamuhunan at itinago lang niya sa lupa, I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. Yan yung parable of the talents. Nagbigay yung Diyos ng talent or puhunan sa tatlong iba't ibang tao. Yung pangatlo, wala siyang ginawa, tinago lang niya sa lupa. So sabi nung Panginoon niya na representative ng Diyos, bawiin yung konting nasa kanya. Ang konti na nga na ibinigay, hindi pa pinarami. Bawiin at ibigay dun sa mayaman na. Kuminsan, yung mayaman na yumayaman na, kasi masipag, hindi naman laging masamang ang mayaman yumayaman. Kasi meron din silang sipag. Meron din ginagawa. Kaya kailangan, pag binibigyan tayo ng mga katangian, ng mga puhunan ng Diyos,
paramihin. Yun ang gusto niya. So let us all challenge fear and laziness. Dapat fight, hindi flight. Numbers 13, 30-31, no ang mga espiya ng Israel ay minanmanan nila yung lugar na dapat ay magiging kanila, pero may mga tao, sabi nung mga kasama, naku, ang lalaki ng tao doon, parang mga higante, titirisin lang nila tayo, huwag na lang tayo tumuloy. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." But the men who had gone up with him said, "We can't attack those people. They are stronger than we are." So ito yung fight or flight. Most of the people were choosing to fly away when Caleb said, "Let's fight. Let's go for it." What do you do with your problems? Pag parang malaki, umiiwas kayo, tumatakbo palayo, o hinaharap nyo, at sinisikap nyong magwagi. Pag meron kayong magandang pangarap, mataas ang mga hangarin, sasabihin ng mga tao sa inyo, wala tayong pera anak, huwag ka na mangarap. Huwag mo nang isipin yan. Pinanganak tayong mahirap, mamamatay tayong mahirap. So pagkaganoon ng mentality, mamamatay nga mahirap. Kasi they don't want to give it their best. Pero yung mga lumaki sa kahit na napakagrabing kahirapan, pero hindi nila tinanggap ang hirap na yun, ayaw nila, ginawa nila ang magagawa nila, yun ang nakakabalikwas at nakakalampas sa mga inborn kahirapan. Kaya mahalaga yung mind. Paano tayo mag-isip? Meron naman isang drama ng mga tamad, kapagod, wag na lang. Maraming ganyan, karpintero, may idinidescribe kang gawin. Sabi, "Sir, ang hirap naman yan, dalian na lang po natin." Kaya sa mahirap nga, triple ang bayad, gusto mo yung madali. Sa madali na lang po. Ano mangyayari sa buhay niya? Ayaw mapagod. Kasi ang tamad, ayaw na ayaw mapagod. Alam niyo kung anong moto ng mga tamad? Di bali ng tamad, hindi naman pagod. Baka yan ay inyong memory verse. Life verse. Diba? Di bali ng tamad, hindi naman pagod. Nakita ko yan sa kwarto ng isang dati kong katulong sa bahay. Hindi ko naman ugali magsusuot sa mga kwarto nila, pero minsan, nung wala na siya, umalis na, dahil may iba nang ginawa sa buhay, eh di nagpalinis ako, nakalaki sa dingding niya, di bali ng pagod, di naman tamad. Ay, di bali ng tamad, di naman pagod. Kaya ito pala yung motto niya, kaya laging araw-araw kami may tunggali. Proverbs 24:30-31, "I went past the field of a sluggard, past the vineyard of someone who has no sense. Thorns had come up everywhere, the ground was covered with weeds, and the stone wall was in ruins." Sabi niya, dumaan ako sa property ng isang tamad, walang utak. Sabi niya, "Nako, puro dawag, puro tinik, puro damo, at giba-giba ang kanyang pader." Ganon daw pagtamad. Pero kahit sa, naman sa kasipagan, mga kapatid, huwag OA, don't exceed limits. Kahit yung mga paggawa ng mabuti, paglilingkod, dapat may pahinga ka rin, ha? Huwag naman yung extreme. Mark 6:31, no ang mga disipulo ng Panginoon ay hindi makapagpahinga, hindi makakain dahil sa dami ng pinaglilingkuran, subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa isang lugar na kung saan maaari tayong makapagsarilinan at upang makapagpahinga kayo kahit na kaunti. Kanyang kung bakit, gano'ng kabait si Jesus? Pinaglilingkuran ang kanyang mga alagad yung mga tao, pero sa'yo, magpahinga muna tayo, iwan muna natin sila. Doon sa tayo-tayo lang para kayo makapagpahinga. So huwag naman tayong extreme isa sipag, kahit pa nga sa mga gawain ng Diyos. Kasi ang Diyos nga nagturo ng pahinga. On the seventh day, we should all rest. Isa pang drama ng mga katamaran yung, hayaan na, sige na lang. Ecclesiastes 10:18, "Through laziness, the rafters sag, because of idle hands, the house leaks." Pag daw tamad yung tao, lumulundo na yung mga bubong niya, tumutulo na ang mga bubong, wala lang, sige lang, okay lang, at hindi dapat ganun. Ganun din sa katawan. You maintain the house, but you also maintain the temple of the Holy Spirit, which is the body.
Hindi ka dapat tamad sa hygiene at hindi ka dapat tamad sa healthful habits. At isa pang drama ng katamaran yung if only, kung ipinanganak lang sana ako mayaman, kung ipinanganak lang akong ganito, kung meron akong ganyan, it's not what you do not have that should define you, but what you can have, even though you did not have it before. Ecclesiastes 11:6, sow your seed in the morning, and at the evening, let your hands be not idle, for you do not know which will succeed, whether this or that, or both will do equally well. Sabi niya, alam niyo, hindi niya naman alam kung alin sa mga itinanim niyong tutubo, alin naman mamumunga, so damidanuhan niyo ang tanim. Iba-ibang pananim, mag-diversify ng konti, kasi hindi niyo alam kung alin ang mapagpapala. So, increase your chances at success. Isaiah 43:18, forget the former things, do not dwell on the past. Huwag ka na magpatali sa mga hindi nangyari noon, sa mga hirap mo noon, sa mga kung ano-ano, ganun, at tupagin mo yung now at yung future. Kung hindi ka masaya sa yung past, baguhin mo yung iyong now at mababago ang yung tomorrow. Pero tama na yung kada drama over what cannot be undone. At isa mang drama ng katamaran, ganito na talaga ako. Yung iba pa, papalakihin nila, ganyan lang talaga ang buhay. Wala tayong magagawa. Sa salita pa lang, sa palagay nyo, asenso, wala tayong magagawa. Therefore, wala tayong gagawin. Anong mangyayari sa ganung mentality? Proverbs 28:19, those who work their land will have abundant food, but those who chase fantasies will have their fill of poverty. Yun daw ang hinahabol ay guni-guni, pangarap lang, pero walang plano, kahirapan ang susunod dyan. Ganyan ang gambling. Ganyan yung easy money. Ganyan yung mga kung anong racket. Hoy, sumali tayo dito. Sa 3 buwan lang, magta-times 10 ang pera natin. Hindi, pera nila ang dadami, hindi yun sa'yo. Huwag kang maniwala sa ganyan. When it's too good to be true, 99.99%, it's not true. Ang lagi niyong itatanong, at lagi ko pinapaulit-ulit sa mga nagiging biktima ng mga kung anong racket. Nag-i-invest, nauubos ang pera, pati gintong ngipin, binabakbak para invest. No? At idadamay siyempre mga kapatid, mga kaibigan. Kaya mamaya sila-sila nag-aaway at nagsisisihan. Ang isipin niyo lang ganito, kung talagang kikita tong scheme na to, pag may nagpupunta sa'yo, nag-aalok, alam mo kung talagang kikita yan, ba't di mo elok sa mga kamag-anak mo? Bakit sa akin? Bakit? Love mo ba ako? Eh, hindi naman tayo magkakilala, hindi mo ako love. So, bakit mo ako gustong kumita? Ba't hindi yung mga mahal mo sa buhay ang pakitain mo? Ganito lang ang isipin mo. Pag kami nagpibigay sa inyo ng kung ano-ano mga investment, huy, alam mo, kikita ko dito. Eh, ba't di ikaw? So, di nami-rami ng kamag-anak mo ng father side, mother side. Tapos kamag-anak ng asawa mo, mother side, father side. Bakit hindi sila? Ba't sa akin? Yun lagi nyo itatanong para hindi tayo nauuto, mga kapatid. Pag parang napakaganda at kaakit-akit ang inaalok, ang itanong mo lang, love ba niya ako? At kung hindi kanya love, magduda ka. Bakit niya sa'yo ibibigay? So yan daw mga fantasy ang hinahabol, yan ang sumasadsad sa pagdarahop. Kasi hindi plano ang kanilang scheme para makaon sa buhay, kundi pangarap at guni-guni. 2 Thessalonians 3:11-12, we hear that some among you are idle and disruptive. They are not busy. They are busybodies. Such people we command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the food they eat. Ang linaw na itinuturo sa very young church. Kasi marami sa young church, akala nila dahil Jesus is loving, dahil because we love, therefore hindi na ako magtatrabaho, bigyan mo na lang ako. Therefore, may sakit ako, ipagamot mo ako. Therefore, nangangailangan ako, ibigay mo na ibigay. Ang daming abusadong Christian. Kasi akala nila, ganun ang ibig sabihin ng God's love. Kaya marami sa mga churches, pagka medyo may kaya ka, tapos may sister, diba? Mag-isip-isip ka, diba? Kamala ka na niya utangan next week. Yung pa-sweetie-sweetie pie sa'yo, diba? Sister. That's why I always advise people, meron kang sariling kumpanya, gusto mong mag-Bible study doon, kumuha ka nila ng ibang teacher. Huwag ikaw. Unless talagang kinausap ka ng Diyos, dapat ikaw. Kasi ma'am, yung mga empleyado mo na naging sister and brother ka na, abusuhin ka na. So magpadala ka ng ibang teacher doon, pag pumapasok lang sa office nyo, ang tawag pa nila sa'yo, ma'am, hindi sister. Kasi ang daling umabuso. Sabi ganun,
sabi ko sa inyo, magtrabaho kayo para kayo kumain. Huwag pa kayo magpaka-sister-sister dyan. At pagka binibigyan kayo, sige, pero huwag niyo obligahin dahil lang sister-sister, brother-brother. Hindi ganun ang turo ng Diyos. Abuso yun ng maraming tao. Isa pang drama ng mga tamad, nakakahiya. Kakambal kasi ng katamaran niyang hiya kung bakit nahihiyang magtrabaho pero hindi nahihiyang manghingi. Nahihiyang magbanat ng pawis, ng buto at magpapawis. Nahihiyang makita na nagtatrabaho ng mga menial job, so to speak. Walang menial-menial job. Pagka pinagtrabahuan mo yung kinita mo, napakarangal nun. Pero yung mga tamad, nahihiya pag marangal ang ginagawa, pero hindi nahihiyang manghingi. Sabi na nakakahiya. Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So guard your heart, guard your mind. Ibig sabihin, pakaisip-isipin mo nga kung anong iniisip mo at piliin mo kung ano ang dapat ikahiya. Hindi dapat ikahiya ang pagsisikap para kumita. Ephesians 5:29, after all, no one ever hated their own body, but they feed and take care their body, just as Christ does the church. So what? We have to take care of our body, we have to feed our body mula sa ating pinagpaguran. Liba na lang tayo sobrang bata, sobrang tanda, o sobrang hina at may sakit. Earn your food, earn your maintenance. Overcome laziness. At kung hindi tayo yung lazy, teach people around you who are lazy to overcome laziness. Strive to do your best and teach people to do theirs. Ecclesiastes 9:10, whatever your hand finds to do, do it with all your might. For in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Ganyan ang pananaw ng mga ancient people. Kami ganun, pag nasa kabilang buhay na, iba na doon, hindi mo nagagawin ang mga ginagawa mo rito, we may never work like this again. So work well na. Gawin mo na ang dapat mong gawin, kasi pagdating mo sa kabilang buhay, iba naman ang andar doon. Review and refocus your direction, if guilty. Or people around us are guilty and we have the clarity of mind to see that they are guilty, in very godly and kind ways, make them review and refocus their attention. Ephesians 4:28, anyone who has been stealing must steal no longer. And let's apply it and extend it. Anyone who has been begging, anyone who has been asking, must do that, not do that anymore, but must work. Doing something useful with their own hands that they may have something to share with those in need. So ang tinuturo dito, make your ambition to earn enough for yourself and to earn more than enough so that you will have something to give to people who cannot, on their own situation, earn their keep. At mga kapatid, value your work. Yung mga iba na kung Monday na naman, may pasok na naman, mag-resign ka. Naku, pasok ka na naman, di huwag kang pumasok. Ang hirap ka na hirap ka mag-apply dyan. Tapos kung natanggap ka, puro yung work ka naman. Pag binibigyan ng work sa trabaho, make it your privilege. May mga waiter na pagka mga medyo gabi-gabi na, ayaw na mag-serve, mga tamad na. O di, magsara na kayo. Gusto niyo malugi yung honor niyo para hindi na kayo kumita. Yan ang dapat may malasakit ka kung empleyado ka. Kasi yung, alam niyo ba na may mga dakila namang tao that they keep their business only to keep their employees. Hindi naman lahat dahil para lang kumita. Meron din silang kawawa ng mga empleyado, tuloy natin kahit ang lit-lit ng ROI natin dito. May mga ganun. Mahalin niyo ang trabaho. Value your work. Because work is a gift from God. Acts 20:34-35, you yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions. And this is Paul speaking. Si Paul, as pastor, hindi siya pala hingi. Hindi siya pala daing. He was a doubly productive pastor because aside from doing his work, church work, he was making tents. He had a trade that earned him money. So hindi siya yung paladaing, palahingi, lagi na lang nagpaparinig. Hindi ganun. Sabi niya, kailangan nakikita nyo, pinagtrabahuhan ko ang mga kinakain ko. At nagpapakain pa ako ng mga kasama ko. In everything I did, sabi niya, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak.
Remembering the words of the Lord Jesus himself, it is more blessed to give than to receive. So mga kapatid, produce surplus as much as God enables you, so you'll be able to give. But rest well and rest enough. Kasama ng tunay na trabaho ang pahinga. Kasi pag hindi ka nagpahinga, bukas yung trabaho mo walang kwenta. So dapat nagpapahinga ang tao. Hebrews 4:10, for anyone who enters God's rest also rests from their works, just as God did from His. To be able to work again. Ang matalinong employer gives enough time of rest kasi quality ang trabaho ng kanyang mga workers. If not coming from genuine love, at least you must be wise that a rested worker works better. Overcome laziness and keep track of your improvements and progress. Hebrews 6:12, we do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. And this is spiritual and practical laziness being discussed here. So, sabi nga nila, be sipag. Kailangan masipag tayo. Don't be tamad. Proverbs 19:15, ang taong tamad ay laging nakatihaya, kaya't siya'y magugutom, walang panlagay sa sikmura. Take note, meron din mga laging nakataob. No? Kasi nakataob sila mahiga. So ano lang yan, figure of speech. May mga tamad, lagi na lang nagpapahinga, hindi naman pagod. Bakit pahinga ka ng pahinga? Teach the lazy to be sipag. Huwag konsentihin. Huwag premyuhan. At dito magaling ang maraming ina sa bayang Pilipinas. Nagpe-premyo sa mga anak na tamad. At ang pinarurusahan, mga anak na masipag. Anak, kawawa naman yung kapatid mo. Nakabuntis. Ipa-doktor mo yung nabuntis. Ikaw magbayad sa panganganak at sa gatas at sa pag-aaral anak hanggang mag-college. Kawawa ang kapatid mo. Gusto mo yung inay, sa akin hindi kayo naaawa. Yung tamad niyo, yung batuga na anak niyo, lagi na lang inyo, lagi pinagdidilhensya sa akin. Nakaprenda na ang kaluluwa ko ka. Tutubos diyan sa anak niyo, sa preso. Ang gusto pa, magandang motor. Ang cellphone, gusto pa, latest. Wala namang kita. Pero maraming ganun magulang. Laging binabakalan yung matinong anak para doon sa mga anak na batugan. No, that is not godly. Proverbs 6:6-8. Go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. Sabi, sa langgam lang, pwede na kayo matuto eh. Ang sisipag nila. So dapat ganun din ang tao. Higit pa ron. Reward kasipagan, do not reward katamaran. Kaya maraming tamad kasi maraming konsentidor. Subukan yung magutom yan pagka hindi talaga nagtrabaho. Pero lagi natin sinasagip sa mga pagkakalunod nila na sila naman ang tumatalon sa tubig. Lagi nating inililigtas sa mga problema ang sila ang gumagawa. Lagi nating inilalayo sa mga pagsisingil sa kanila na mga inutangan nila. At ang ating ipinapahamak, ginagasgas, inaabuso yung matitinong miyembro ng ating pamilya. That is not godly. 2 Thessalonians 3:10, nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuro namin sa inyo, huwag ninyong pakainin ang sino mang ayaw magtrabaho. Sa Bible galing yan, ha? Ba't ninyo isulat sa Manila paper, pentel pen, at ilagay nyo sa inyong dingding? Yung mga anak nyo ba ito, ganayan ng ulam? Eh, binigyan ka pang pamalengke? Wala. Ayan, daliri mo, ipalaman mo sa tinapay, anak. Di ka naman nag-entrega, hanap ka pa ng hanap ng ulam. Kasi kinukonsente. Charity is to give to the needy. Pero hindi lang tayo called to be charitable, we're also called to be just. Justice is to give to the deserving. Yan ang drama ng lahat ng politiko natin eh. Laging give to the poor. Wala pa ako narinig sa politiko na give to the deserving.
lagi nilang gustong hututin yung tax na binabayad ng middle class na overtax and overwork para ipamigay sa mga hindi nagbabayad ng tax. Although yung iba naman talaga dahil sa hirap, hindi tuloy makabayad. So may mga deserving talagang tulungan, pero hindi lagi tayong romantic to always give to the needy, forgetting to give to the deserving. Sa mga anak ninyo, mga kamag-anak ninyo, mga empleyado ninyo, yung deserving huwag niyong pabayaan. Although meron pa rin tayo, syempre, charities we give to the needy who cannot, on their own power and energy, feed themselves. Because they are too young, too old, or too sick. Pero ang laki-laki ng katawan, napakabatugan, gym ng gym, nagpapabili pa sa'yo ng supplement. Tapos pinapagalaw-galaw niya yung mga muscle niya na ganyan na, na hindi naman kumikita. Sana napagkakakitaan yung gaganong-ganon na muscle, no? Importante, huwag tayong konsentidor sa tamad. Huwag tayong extremely charitable that we forget to be just. Ecclesiastes 7:18, whoever fears God will avoid all extremes. Father, teach us to be balanced in our thinking. Sa pagbibigay namin sa needy at sa worthy, sa aming pagkita at paggastos, maging balanse ang aming isip. At lagi namin pahalagahan ang sipag. Tumulong kami sa tunay na nangangailangan at hindi kayang tulungan ng mga sarili nila. Pero turuan mo kami, Lord. Magturo din ang disiplina sa mga tatamad-tamad lang, kaya walang makain. Teach us. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang application nito sa atin ating mga pamilya and workplaces.